life can sometimes be taken for granted. Education. Food. Shelter. We all have this. But have we thought about the people who need this? People who work day and night just to put food on the table. Today, we will be showcasing a short documentary about a man and his passion to his life's work and his compassion towards students. Si Jimmy Gomez na nakatira sa maparaan below Napino City. So ang edad ko ngayon ay nasa 52. So ako ay nagtitinda lamang ng Taho na para makapagpaaral ako sa aking pamangkin. So ang course ng aking pamangkin ay isang Bachelor Science. Ang pangalan niya ay si Joey Gomez. Ilang taon niyo na po pinapaaral ng pamangkin? Pag-apat na taon na po. Pinapaaral niyo lang po sa pagtataho? Apat. So, nahihirapan po ba kayo minsan sa pagtatrabaho? Kung wala pong lumibili, tinutumal ako. Nainis ako sa kabubuhat dahil mabigat, pinapanlibre ko na lang. Papakita niyo lang po yung pasahan. Kaya nakita niyo naman po, kaysa naman po tapong ko, ipapamigay ko na lang sa mga estudyante, hindi sa katulad ng gwardiya, kasi yung gwardiya may sweldo yan. May times po ba na pinapaalis kayo sa harap ng FPU? Meron po yung panahon na pinapalis kami sa harap ng EPO. So ang kinagagalit ko lang, year 2000 pa ko dyan nagtinda. Yung nagtitinda ng binato, wala pang isang taon, nasa gitpa ng gitpo. Kaya dyan sabi ko, itong gwardiya may pinipili. Dapat kung pinapalis niya kami, katulad din yung binato, palisin niya. Kano naman po ang kinikita niyo sa harap? Dalawang tinda po, naka 2,000 po ako, tag-1,000 po ang isang araw na pag maubos. Pero pag hindi naubos, hindi naman po lahat. Lahat po ba yun na pupunta sa pag-aaral ng pamilya? Yung iba sa akin kasi naungupahan ako ng bahay. So budget ko rin sa araw-araw. Yung iba na papadala ko rin sa pinapaaral ko. So ngayon, yung anak naman ng kapatid ko, nakatoka rin sa akin yan na paaralin. Ako ng umaga, alas 3 pa lang ng umaga, umaalis na ako sa below na Quezon City. So dumarating ako dito, alas 4 na dyan sa isitan. Tapos nakarating ako dyan sa kinukuhaan ko, isan 4:30. Nakakalabas na po ako alas 6 dahil naantay pa po yun. Hindi po naman agad-agad alis. Naantay pa kasi pila-pila yung mga bubo, lalagyan ng tao. So ang nauna, yun ang unang buhusan. Ang nahuli, yun ang huling buhusan. Kaya umaga na rin ako nakakarating ng EPO, minsan alas 6, alas 7. So ang oras ko lang, kaya hanggang alas 12 lang, ang ginagawa ko, pumupunta naman ako dito para umorder ng para sa akin. Kasi sa umaga, hindi ako dito kumukuha doon ako sa kabila. Kaya agad-agad, mayroon ako rito ng tinda, alas 12. Medyo mahaba ang oras. Kasi kung wala kang order, alas 9 pa lang, gusto mo na talagang umuwi kasi para maka-order ka. Gusto mo nang pumunta ng pabrika. So yung ano naman po yung next naman po is yung sa pinapaaral niya po, paano po yun? Yun po ay kaya ko naman po nagawa yung dahil naintindihan ko po yung isang nag-aaral.
dahil kuminsan magpapadala ko sa pamangkin ko 2,000. Inaano na namin, isang kulang pa dahil may mga paru-project. Bayaran. So ang inaano ko, ako, hayaan mo basta mag-aano ako, iipon ako na para ipuhulog ko para sa pag-aaral mo. Pero hindi naman lahat kasi buwan-buwan may binabayaran din akong bahay, tapos may budget din ako na pagkain ko araw-araw. Tapos yung kagaya ngayon, yung kapatid ko, wala na doon sa tinitira nila sa Perbio, nandito na sa amin, nakahalo na sa Kilo City. Yung mga anak niya, para na lang sa akin, pinibigay ko na lang para sa akin na budget, pinibigay ko na lang sa mga anak niya. Kasi yung kapatid ko, ang katuwiran niya lang, pamilyado siya. Kaya hindi ko na inaano, nahayaan ko na lang. Kaya kahit man anong hilingin niya sa akin, parang inaano ko na lang, tinutulungan para maano yung pagkapabilyado niya. Hindi siya mahirapan. Baka po may gusto po yung mensahe para sa mga katulad namin mag-aaral. Ano po yung sinasabihin po? Katulad po sa inyo na mag-aaral, yan po ay sana pagbutihan nito sa inyong pag-aaral at makatulong din kayo sa kagaya namin na isang magtataho lamang. Sana pagdating ng time na makaano kayo, maano nyo rin na itong si Kuya, nakakuha kami ng ano rito sa kanya, ng mensahe na napulutan namin sa kanyang pagtitinda. Ayaw ng ano ko, laking pasalamat ko kapag yun ay, kami ay natulungan nyo rin. When will they stop toiling? When will they stop living by hand to mouth? What use is commitment and dedication? When they will continue to improvise? Until the problem is addressed, the problem of the masses will not change. That is why this is the time to move. This is the time to be involved. This is the time to fight for change. Because change starts with each and every one of us. It started with Kuya Jimmy and ran through all of us. Because in the end, who will help us if not us fellow Filipinos?